Hello guys, nagbabalik na naman po tayo at tapos na naman guys ang buwan ng Marso at eto mayroon na naman tayong record dito. Magkano ba yung ating total sales ng March at talagang alam ko dyan sa inyo ay nakaramdam po tayo ng tumal noong March at eto ay kinukumpir po natin yung benta natin ngayon at sa kanoon ay dihamak na mas malaki po noon ang ating benta. So eto guys, pag-uusapan naman natin ngayon ang parating na March, itong April at talagang nagsimula na tayo ng April at ito yung marami na naman tayong ganap-ganap ngayong April ay andyan na yung first quarter, magbabayad na naman po tayo ng first quarter at yung ating 1701A na i-apply natin sa BIR. So yun, balik po tayo dun sa ating topic na monthly sale natin ay talagang medyo bumagsak po tayo dito sa ating monthly sale ng month. So itong March ay medyo talagang bumaba yung ating sales dahil bumagsak po tayo, matumal na nga po yung ating target noon na kuta ay halos nangalahatin na lang guys, pero okay lang yan, magiging masaya pa rin tayo kahit sunod-sunod na po guys yung ating yung mga pagbubukas ng ating mga kapitbahay, ng ating mga sari-sari store ay yun, marami na po tayong kakumpetensya at nahati-hati na po guys yung mga customers natin. So super sugod naman guys ay okay lang kasi hindi naman po tayo nangungupahan at alam naman natin guys ay darating din ng panahon na makakabawi din tayo. So kapag tinitingnan ko yung guys yung ating record dito ay medyo malayo po talaga doon sa April, March nung nakaraang taon, medyo halos kalahati po tayo bumagsak. So ayun, okay lang. At least naman ay tuloy-tuloy hindi po tayo nasi zero. Kaya yung mga nakakaramdam yan ng tumal ay huwag po kayong mag-alala. So paano ba ngayon ang diskarte natin ngayon guys kahit matumal at marami tayong kompetensya? Ano ba yung ating mga diskarte ngayon? Ano ba yung ating markup ngayong marami tayong kompetensya? Kailangan ba natin magbaba ng presyo o magre-remain tayo doon sa ating markup na 20%, 15% o kaya 10%. So ano po dapat ang diskarte natin dito guys para mapatas natin yung ating sales? So kahit alam naman natin na mayroon tayong mga kakumpetensya ay gawin pa rin natin dapat yung nararapat guys. Mag-focus pa rin tayo dito sa ating mga diskarte. Dapat nga tayo ay mas galingan pa natin dahil mayroon na tayong mga kalaban guys. So ano ba yung mga diskarte at tips natin? Kailangan wag po tayong magsara, araw-araw po tayong mag-close, wag po tayong maging kumpante, maaga po tayong magbukas, ginawa na po natin yan, malate po tayong magbukas, ginawa na rin natin yan guys. Medyo kinumpleto natin yung ating paninda, yung ating tindahan, ay ginawa na rin po natin yan guys. So, pero dahil nga marami na tayo, tapos mayroon pa nag-house to house na nagbebenta, ay medyo talagang naramdaman po natin yung tumal guys. So ayun, sa lahat ng gusto magtayo ng sari-sari store guys, tignan nyo yung lugar nyo kung marami na kayo, baka mayroon pang isang mas magandang opportunity sa inyo na maliit na business, kaso lang mas maganda pa yung mag-put up ka ng ibang business kaysa yung tindahan kung marami naman na gumagaya sa inyo guys. Unti-unti na rin guys bumabalik yung ating mga ahente, nakakaroon na rin po tayo ng mga stock at saka yung delivery nila ay tuloy-tuloy na rin, kaya medyo nakakalaman na yung ating tindahan. So ganun nga, dahil galing po tayo sa bakasyon ay kailangan po tayong mag-adjust muli at i-check po natin maigi yung ating mga price, yung mga delivery, kung kompleto ba, ay kailangan natin itong ma-check ng kung kompleto ba o ito. O baka may kulang-kulang, mahirap na, baka magiging matalo pa tayo. So sino ba yung nakakaranas guys sa inyo na may mga customers na medyo tinitignan yung mga paninda mo, ginaganong-ganon, binabalibaliktad, at talagang naman yung may mga customers na ikinukumpara yung tindahan natin doon sa kabilang tindahan, bakit daw doon sa kabila ay medyo mas mura, ay samantala sa atin ay medyo mas mahal daw ng konti, kasi siyempre bagong bukas lang yon at medyo nagpapakita pa lang ng gilas ay wala po tayong magagawa doon, sabi ko sa kanila. At saka kami ay may permit na at nagbabayad kami ng tax sa BIR, so sa kanila mas mura kasi hindi pa sila naka-permit. So marami tayong mga customers na kinukumpara tayo, minsan nabibisit na tayo, minsan sa ating magpapabarya ay doon po sa kabila bibili. So parang medyo nakakainis ng konti, pero okay lang po yan guys, basta ang importante
ay may bumibili sa atin ng araw-araw, at saka yung ating paninda ay hindi po tayo natin pinapautang ng pinapautang. Alam nyo guys, isa sa mga kaibigan ko dito nagsarado din dahil daw maliit lang daw ang kita ng tindahan, sabi niya, kasi iba siya, iba naman kasi siyang maglagay ng markup, kasi dalawang piso ang nilagay niyang markup doon sa soft drinks, tapos pinapalamig pa niya ay medyo talo na talaga siya doon, kasi dapat 4 pesos ang iyong magiging tubo sa isang coke, kasi pinapalamig mo pa. So ang nangyari guys ay parang marami daw siyang benta pero wala siyang profit, kasi yun nga, mababa yung kanyang markup, hindi naman siya wholesaler at talagang bihira lang naman yung bumibili sa kanya, tapos mababa pa ang pinagtataka niya eh, umabot nga daw siya ng 4 na buwan eh, pero nung tinuos niya, maliit pa daw yung kanyang kita at mas malaki pa daw yung kikitain ng kanyang pag extra sa kanyang pagmamanicure. So ayun, pumunta sa akin kung ano daw yung diskarte kong ginagawa dito, bakit daw nananatiling may laman yung ating tindahan. Ang sabi ko guys ay hindi po ako nakikipag price war, kahit mataas mababa man yung kanilang presyo ng kalaban natin, ang ating kakumpetensya, ay hindi ko po binabago yung ating presyo dito para mas yung mareremain mo yung 10% na pupunta sa iyo plus yung expenses ay talagang mamamanage mo ng husto. So dapat guys ay huwag po tayong magpadala dun sa mga customers na magsasabi bakit mas mahal yung sa'yo, mas mura dun sa kabila, bakit dun sa kabila ay mas malalaki ang laman ng kanilang chichirya, bakit dito ay mas maliit. So may mga ganun customers guys na kinukumpara, lalo-lalo yung ating mga dilata, ay sinasabi nila na bakit daw mas makukunti yung laman ng ating dilata. So hindi po natin may iwasan ng ganun guys. Update natin guys yung ano yung mga mabenta ngayong April, yung ating mantika ay dalawa na lang yung natira guys, at sa lagaga naman dito sa taas ay punong-puno pa yung ating mga recados, yung ating panghalo-halo, yung mga matamisin ay mabenta rin to guys. So kaya marami tayong stock yan dahil mabenta yan sa halo-halo ngayon. At saka dito baba ay talagang blockbuster pa rin guys yung ating June bilog, ay talagang nasaid na, talagang wala na, hindi pa bukas pa yung dating yung ating delivery, yung si Cuatro Cantos ay siya na lang yung natira dito, at talagang ano naman talaga sila dito, 3 days ay talagang mabilis maubos yung June bilog. Medyo humina yung ating Red Horse dahil nga mabenta nga yung tinatawag na yung June bilog guys. So medyo mahina yung ating Ginebra San Miguel. So dito sa Sardinas guys ay okay lang din naman, nakakabenta naman tayo araw-araw dito sa Sardinas dahil okay naman yung ating paninda, ay nababawas-bawasan naman yung ating mga dilatas. Yung ating spam ay malapit na rin na naman maubos, at titignan natin kung makapag-order pa tayo ulit sa online. So yung ating asukal ay talagang wala na yung brown sugar guys, kasi yung brown sugar ay talagang mabenta nung Holy Week yung brown sugar. Talagang umabot tayo dun ng brown sugar ay talagang inubos na nila dahil nung mga tawag dito Holy Week ay gumawa sila ng mga kakanin. So dito naman sa ating noodles guys ay ito lang yung ating noodles na mabenta. Hindi pa ako nakapagbili ng mga Korean noodles dahil mahal pa muna ngayon, wala pang sale line, nag-aantay muna tayo guys. So dito naman tayo sa harap guys, ay silipin natin dito sa harap natin, at talagang ito yung ating pambukana. Medyo nauubusan na tayo ng gamis at order naman tayo guys dahil unti-unti naman yung mga bata ngayon, dahil nahati na nga yung ating customers guys. So may mga biskuit na tayo dito sa harap, at saka yung mga chichirya dito sa labas guys. So ganun pa rin ang presyo natin sa chichirya, hindi pa rin siya nagbabago. Kapag nandito si customers ay makikita niya yung ating paninda dyan sa loob guys, sisilip sa dyan at dudungaw, tapos makikita, titignan lang yung mga shampoo dyan sa taas, at visible naman. So kailan na rin natin mag-refill dito sa ating Fujidenzu chiller, so wala na rin yung laman guys. Mamaya bago tayo mag-close ay magre-refill po tayo. So marami pang
naglalaro dyan sa court, guys, medyo maingay-ingay pa, kaya tuloy-tuloy muna natin yung ating pagbebenta dito sa ating tindahan ngayon. So mega shoutout sa lahat ng ating mga viewers, mga subscribers dyan, at saka mga ka-team Kasari. Kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, guys, paki-subscribe naman, at malaking tulong na yan sa akin, at paki-panood na rin yung ating ads para mas malaki yung ating sasahorin.